Hello, hello. Magandang gabi mga ate, kuya, bunso at sa lahat ng Eagles na dito sa Bansang Kuwait. Ako pala si Jorlik Ibalabat Jr., Information Officer ng Black Knights Kuwait Eagles Club. And I'm here together with our applicant. At ito yung may-ari kung saan kami nag-meet and greet. Walang iba kundi si applicant Hirald Lapuri. Ayan. Mga kapatid, especially po sa aking mga kababayan, nakapakong Pilipino OFW, kahit na sa akin sulok ng mundo, especially po dito sa bansang Pilipinas, dito sa bansang Kuwait pala. Yes. Short story to, bilang isang from empleyado to businessman, talagang naranasan ko talaga. Pero sa ngayon, sobrang daming mga, guys, you know me, lahat na nakapalo sa akin, in my Facebook page, I have around 700,000 followers. So hindi niyo ako nakikita na any group talaga na sumali. Na sumasali talaga. So inilayahan ko po lahat po ng aking kapwa Pilipino OFW dito sa Bansang Kuwait. Tayo ay magsanib po sa iisang layunin lamang. Dito kami ngayon at ito ang isa sa mga napili kong grupo na salihan ang Kuwait Eagles. Eagles Club, okay. Black Knight, Kuwait, ayan. Okay. So mga kapatid, ano bang nakita kong potential dito sa ano? Black Knight, Kuwait, Eagles Club. Sa Black Knight, Kuwait, Eagles Club. Ano yun ba? In my opinion, kasi alam mo naman yan, talagang si CD1, talagang tumutulong na ako sa ating mga kababayan. Especially po sa ating mga kababayan, na kapatid Pilipino OFW. And then, ang nakita ko rito kapatid, talagang as in yung transparent, abot sa pundo. Pangalawa is talagang abot talaga sa pagtulong. Mapa-OFW ka man o hanggang sa Pilipinas. No? So, iyan yung isa sa nagustuhan ko talaga. This is the reason why kung bakit ako napasali. Kasi, you know me, talagang this is the first time na i-announce na hindi pa ganap na Eagles. Black Knights. Oh, nagsimula pa lang. Nagsimula pa lang bilang isang applicant. Diba? So, short, alam naman, matyagaan naman talaga ako. For sure, darating din ang mga siguro buwan o araw, is maging ganap tayong Eagles. So, yes. Again, sa lahat ng ating mga babayan, sa ating kapwa Pilipino OFW, kung ikaw po ay may layunin, kung at ikaw handikain. Po handikain, yes. Tayo mas maganda siguro salid puwersa. Uh-huh. Kasi yun know what I mean. Kasi pag salid puwersa, mas marami ka talagang mas marami kang maabot na matulungan kapag uwas ng sa po tayo. Yes, sama-sama. So mga kapatid, again, 63 year, alam niyo yan, this is the first time na in-announce ko na isa akong aplikante sa Black Knight Kuwait Eagles Club. Ayan, palatata naman mga ating kuya! Ayan, ganito kasi yan. Unang-una, ang Black Knight Kuwait Eagles Club, sa pamumuno ng aming Vice Governor, Kuya Mario M. Carrion, ay nagpapasalamat lalong-lalo na sa ating motivational speaker at naging applicant na ng Black Knights Kuwait Eagles Club. At laki naming pasalamat kasi nga, sabi mo, ang dami ng association, ang dami ng organization, ang dami ng club na nag-invite sa'yo para maging agila, nag-invite para mag-join sa kanilang mga club. Pero unang-una, kami ay nagpasalamat kasi buo yung puso mo na sumalib pwersa sa amin, which is ito nga, ang Black Knights Kuwait Eagles Club. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, applicant Hirald Lapuri, ano ang nag-udyok at sa iyo kung bakit sa dinami-dami ng association, organization at clubs na pwede ka namang pumunta doon kasi ang dami mong kaibigan, ang dami mong followers, pero bakit dito pa sa Black Knights Kuwait Eagles Club? Unang-una sa lahat, wala namang nag-udyok sa akin eh. Kusa po talagang sumali sa Kuwait Eagles Club. Kasi unang-una, gaya na sinabi ko from the beginning, talagang tumutulong ako sa ating mga kababayan. Pero ang balak ko ngayon, mas gusto ko siyang palawakin. Mas gusto ko siyang, gusto ko mas mahaba at mas marami yung mga matulungan ko. So sa pamamagitan ng Black Knights,
White Eagles Club is for sure 100%. Mas marami, mas malawak, mas marami tayong matutulungan. Iyan yung isa sa mga dahilan. Yun. Ayan, maraming salamat ulit. At dahil sa tiwala at talaga namang buong suporta ng ating motivational speaker kung saan naging applicant na ng Black Knights Kuwait Eagles Club, no other than applicant Kuya Gerald Lapuri. At nais nating ipagsalita ang ating Vice Governor kung saan siya yung President ng Black Knights Kuwait Eagles Club. Pwede okay. Ba akong habon na isa lang? Oh, yun, yun. Huling mensahe ko ako bilang isang OFW na yes. Motivational speaker sa lahat ng ating mga babae na kapwa Pilipino na OFW. Isa, maganda ang grupo ng Black Knights Eagles Club. Kasi unang-una sa lahat, bilang isang OFW kasi hindi maiwasan na sobrang dami yung problema yung nakarap eh. Family problem. Ano ba ba? Sobrang dami. Pero sa grupo na to, for sure, 100%. Hindi man masusunan agad ang problema mo, pero maibsan o mabawasan yung lungkot na ramdaman mo kapag kasama mo talaga itong tapat. Pinagrandi. Yes! Mabuhay lang sila! Ayan. Ayan. Sa lahat ng ating mga kababayan, again, dito sa Bansang Kuwait, tayo po magsama-sama sa Black Knight. Yun! Ayan, yan po sa pagpatuloy at ulitin namin, nagpapasalamat kami sa ating motivational speaker kung saan talagang inalay niya ang kanyang bahay para dito tayo mag-meet and greet sa ating mga kuya at ate, sa lalong-lalo na sa mga new applicant na andito ngayon at talagang sumanib na rin sa atin. At yun nga, itapusin ko yung tanong kay Kuya Vice Gov. Kay Kuya Vice Gov, pwede bang magsalita ka? At bilang Vice Gobernador ng Black Knights at President ng Black Knights Kuwait Eagles Club, ano ba ang layunin at adhikain ng Black Knights Kuwait Eagles Club kung bakit tayo ay dumarami na dito sa bansang Kuwait? Maganda ka po sa lahat. Ang adhikain lang naman lagi ng Black Knights Kuwait Eagles Club sa makatulong sa gobyerno, sa lipunan, sa komunidad. Yan. Okay. Isa lang hindi ko na pahahabain. Simple lang ang sasabihin ko. Isa ako sa followers ni Mayor Marcito. Maraming salamat po. Since before, yan po. Bago pa nagkaroon ng 62. Sabi natin, nung nag-start si 62, yung pangalan si 62, nakapalo na. Nag-start na ako nagpalo dyan. And then nakita ko yung kanyang puso sa pagtulong. So, isa din siya sa ating hinahangaan. At isa lang masabi ko ngayon, maraming salamat. It's my pleasure. At dito mo binigay ang tiwala sa Black Knights Kuwait Eagles Club para mas lumawak pa or mas may makatulong ka pa sa paglilingkod sa ating mga kapwa Pilipino. Ayan. Yes. Yan, maraming salamat at yan, tawag ko. Kasi soto lang talaga, habang tumatagal, parami ng parami ang lumalapit sa akin, no? Sobrang dami talaga, as in, kung isa ka sa mga admin ng Facebook page ko ngayon, pinaka-active na TikTok lang kung saan mayroon tong 400,000 followers na higit. Nagpaka naman dyan! Hindi ko siya kakayanin mag-isa. Isa ito sa reason kung bakit ako sumali sa Black Knight Kuwait Eagles Club. Kasi gusto ko una-una siguro goods yung mga gusto-gusto ko yung mga layunin nila. So kaya siguro kaya naisipan ko talaga dahil gusto kong magsalit puwersa kasi mas marami na magtulungan. Mas marami matulungan. So tawag nun sa lahat ng ating mga kababayan na kapwa ko Pilipino OFW, ugaliin po natin pumili ng mga group na tinatawag na sasalihan. Kasi you know me, sobrang pikan ko talaga. Mapili ako sa mga taong kinasalamuha ako. Mapili ako sa mga grupo. Pero isa ito sa akin, highly recommended, ang Black Knight Kuwait Eagles Club. Yes! Ayan, thank you so much. At yun nga, pasalamat kami.
lahat ng mga ate at kuya na andito ngayon. At pasalamat tayo ulit. At talagang buong suporta ang ating motivational speaker, no other than Gerald Lapore. Aplikado na lang. Mabuhay! Thank you. Okay. Thank you. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat. Ayun. Okay na. Sige. Itag lang natin yan, Kadya. Paano na yan? Share ka na lang. Itag na lang natin yan. Yun, hindi ko pa natag eh. Itag natin dyan sa kanya. Ito. Kaya, okay, ako naman ang ano, di ba? So, kuya, ate. Sige na. Dun sa nagkatanong,